Welcome back po sa ating programang Nature's Calls. Sa mga nakamonitor po sa amin at nakikinig po sa ating programa, thank you so very much. Si John Noya, sabi niya, hi Doc, nakikinig daw sila, silang lahat sa bahay nila. Thank you so much doon sa mga suki namin dito po sa Kapanalig. I hope marami po kayong na natututunan. Balikan natin kanina yung sinasabi. Yes, okay. Yung metabolismo kasi, hindi na niya gaanong kilala ngayon yung ating kinakain. That's true. Very, dahil ito ay mga foreign, ito ay mga tinatawag na mayroong expiration date. So, mantakin mo yun, yun ang kinakain mo. Tapos, paano gagana yung metabolismo mo ng tama? So, anong nangyayari? Nagiging malaki ang tiyan, isang tao, bloated, constipated, hanggang sa magkaroon na ng human toxin sa loob ng tiyan niya. That's true. Tapos mamaya, anong iinumin niya? Pag sumakit ang tiyan niya, di ba, may halong kemikal. So, paano natin mapapangalagaan ating sarili, sariling kalusugan? Very, very true. So, yung ating product na TBCOS, dahil sa mayroon siyang probiotics, siya po yung activator. I-activate niya ngayon yung ating metabolismo na kailangan gilingin na niya. Kasi pag hindi niya giniling yung ating kinain ngayon, ano mangyayari sa atin? Maiipunan tayo ng dumi. At saka yung yung nandoon kasi sa produkto po namin, ano po. These are Filipino fruits and tropical vegetables. Okay po, na mayaman po sa anti-inflammation, anti-allergy and antioxidant. Now, once sa kinain po natin tong mga to, ano po, at yung pagpaprocess kasi napakaganda. Yes. Hindi yan siya parang tawag dito adulterated. Okay po. Kasi iba po kasi yung process natin. Yung mga iba kasi na mga kapsula, mga etc. Iba naman yung kapsula sa ating produkto. Iba yung process noon. Sa amin kasi, fermentation, this is liquid. Okay po, na-ferment po ito na it will re-react with the metabolic process inside our body. Mabilis kasi liquid siya eh. Oo, at saka hindi lang body kasi kahit inside and outside our body, remember, meron tayong gut microbiome. Sa skin natin, may skin microbiome. Ito pa, kung meron tayong immune system sa loob, meron ding immune system ang skin natin. Tama, don't you know tama, that? Tama. The epidermis. Okay epidermis. Po, okay? The epidermis is the one na tumutulong para mag-fight kaya, din sa mga bakterya. Kaya mga tanong nila, Doc, pwede ba ito, Doc, sabi sa akin? Pwede ba ito sa skin? Skin, of course. Pwede, kasi topical yung product natin. Katulad ng mga nagga-gangrene, psoriasis, pwede mo i-spray yung product natin. Meron nga po ko, no, pasyente, diabetic. Sabi ko, pagka nalinis yan, isprayan mo siya ng TBCOS. Alam mo, Doc, yung ano gangrene niya, nag-hilom na. Tama. Okay? Bilis. Why? Because, again, okay po, it's not, bacteria is not only inside our body, but outside our body, actually our environment. Believe by bacteria, hello. Kaya ang gamit ito, Doc, ano to eh, filter to eh. Oh, filter talagang skin, Doc. Skin natin, kaya lang paano mo siya mapapalakas? Oh, di ba? Actually, second kidney nga natin ang skin, right? Tama. Oh, di ba? So, ang galing ng Diyos, if you will realize, alam nyo po, itong katawan po natin, ito yung lahat nagsusumbong. This body is our doctor. Wala na hong magaling na doctor actually, kundi tayo lang. Tama, Doc? Tama lang yan na nutrients kasi look, ang dami-daming lumalabas. Napansin nyo po, ang dami-daming lumalabas na mga produkto. I am not against them, basta natural. Kasi kailangan natin yan. But we should know the mechanism, tama, the breakdown, everything inside our body. Kasi look, tignan nyo po, napapansin nyo yung may sakit. Tapos kung ano-ano ang sinasalpak, instead na gagaling dalawa, lalo kung chronic, Doc. Napansin mo yon? Kasi sa totoo lang po, ako din, nag-duty din po ako sa hospital, ano po, ganun ang napapansin ko. Diba? Why? Because there's no longer, okay po, mga doctor na mga cells like macrophages, wala na, nangihina na siya, mga T-cells, B-cells, NK-cells, o diba? K-cells, wala na po, kumbaga nanghihina na din sila, wala na lumalaban. Tapos sasalpakan ka ng kung ano. Tapos napakataas pa na dosage ng antibiotic. I am not against anybody here. But the thing is, there is a scientific evidence. Ako lang kasi is basing from science and the environment. Tama. As naturopathy, I am not against anybody else. Pero alam naman po natin na hindi po antibiotic ang depensa ng mga inuubo, ano pa, yung mga persistent ang cough, hindi po. Why? Because this antibiotic, alam naman na po natin, alam na natin yan. The World Health Organization says so,
lahat ng mga health forum, yes, ano pa, health magazines, okay, po, pag binasa nyo, ang antibiotic kasi sinisira niya ang good and bad bacteria. Hindi nalingid sa atin yan. Tama, sabay po yan. That's why, alam nyo po, doctor na mismo, specialista na po nagsabi, kasi I am a member of Diabetes Society, kagaya ni Doc Milan, we are a member of Diabetes Philippines. Ano ang sabi ng isang specialistang doctor? That you should be taking in more on probiotics than antibiotics. Doctor na po nagsabi noon, hindi na po kami. And napag-aralan din namin na naturopathy, mga alternative medicine. Actually, hindi nga dapat kami ang alternative medicine eh. Tama, Doc? Kasi we're dealing with our system. Do not compare us, please lang po. Lagi ko po yung sinasabi. Do not compare us with the medical doctors. Wag ho. Kasi kami, iba na yung pinag-aralan namin na naturopath. Iba ang pinag-aralan ng acupuncture. Yes, we deal with anatomy and physiology. But we are not on pathology itself. Pathophysiology, sorry Doc. We are not just at pathophysiology, we are dealing with the root cause of the disease. Tama. Diba, Doc? Tama. Yun po kasi kami, tinitignan po namin kung saan nang galing yung sakit ninyo. Even the pains, kunwari, Doc, masakit po likod ko. Likod. Saan ba nagraradyate? Diba, tinatanong natin yan? Kasi alam namin yung sakit ng likod mo at kung saan nang gagaling. Tama, Doc? At makikita po na, maaalaman po namin through eye iridology. Sa mata, ano pa, sa tang, sa face analysis, sa pulso, sa kuko, and even your stand, the features of your body. Yun yung mga tinitignan sa po skin. Kasi namin. Sa skin, ano pa, sa buhok. Lahat na tinitignan po kasi namin yan. Bakit? Alam namin kung saan namin gagamutin ang tao. That's why doon sa clinic po namin, lagi ko po yan sinasabi, meron kaming acupuncture, meron po kaming spine alignment, meron kaming foot detox. Bakit? We deal with natural mechanism of your body. Yeah. Kung tinutulungan namin, magtratrabaho ang 11 system po ninyo. Bakit? Why? Your spine, okay po, is connected to our organs. Alam po natin yan, kahit na sinong magagaling na doktor, our spine is connected to all the organs of our body. Eh, medyo tabingi. Tabingi. Sorry, Doc. Medyo tabingi ang ilang thoracic mo, tama? Tama. Tapos, meron ka bang arthritis sa cervical mo? Diba? May mga term kasi mga doktor na kahit nasabihin ko po, hindi nyo din maintindihan. O diba? Marami kasing term po yan, okay po, na mga sakit natin na hindi nyo pala alam, meron palang arthritis ang cervical. Eto, anong tawag dito, Doc? Sa Tagalog? Batok. Batok. Oh. Pito yan na lines po yan. Eh, nag-arthritis din pala yan. O diba? Pero may term na sakit po ninyo na hindi nyo alam na ay, delikado pala ito pag hindi na alagaan. But there again, okay po, if you are eating nutritious foods, tama, Doc? Tama, Doc. Tama lang yung mga pagkain ninyo and isabay nyo po ang TV because wala akong pakialam kung ano po yung mga pagkain na binibigay sa inyo. Tama. Kung gaano kakamahal yung mga pino-offer sa inyo. Ang importante po, idaman nyo po ang TV kasi this is a good product. Marami na pong napakahusay ng product. Ito po yung alam ko na makakatulong for a good health. Saka yung ingredients niya, no? Yes. Tropical products. Sa totoo lang po, this product was been prayed for. Okay po, sabi ko nga hindi ako chemist. Wala po akong alam dyan sa mga combination ng mga etc. Kaya lang, okay po, as a doctor, okay po, being a naturopath. Napakagaling ng TBCOS kasi mayroon siyang vasodilator. Ano yun? May kayin. May kayin, oo. As a naturopath po kasi, okay po, we are dealing with natural foods. Pagkain po ang pinag-uusapan kung ano po yung ipapakain namin na natural sa inyo. Sabi ko nga may background din ako sa herbology. Okay po, so meaning yung mga plants, lahat ng mga alam ko kung ano yung function. Alam ko kung ano yung para saan ba. O diba? So the thing is, as a doctor, ang gusto ko din, my attainment is to make people to be cured.
hindi po yung, pasensya na po, nag-i-English na naman ako eh. Sorry po. May mga pasyente kasi tayo, Doc, na, Doc, huwag ka nang mag-English, lagi sinasabi sa akin. Hindi na ako naiintindihan. Okay, ganito yan. The thing is, napag-aralan po natin yung mga uses, no, ng mga pagkain po natin. Kasi, yes, everything is given by God. Nasa Biblia po yan, Genesis 1:28. Everything is given to us, but there are specific function of everything that God has given us. Tama. Yun po yung sa naturopathy. Sa naturopathy kasi, okay po, na alam nila at alam namin yung mga pagkain na dapat kainin nyo para gumaling kayo ng mabilis. Tama. Tama, Doc? Tama. Okay. Sa acupuncture naman, magkaiba din ang knowledge kasi ang acupuncture is a medical treatment dealing with your acupoints. Acupoints. Oh, ito naman, iba din na pinag-aralan. So, pinag-combine ko po yung knowledge ko sa pagkain at the same time to cure people. That's why, minsan napagkakamalan ako magician. Si Doc Magician, hindi po. I am just dealing with your 11 system. Tama. I am just dealing with your organs. Kasi, syempre, kung ganun naman po ang iyong porte, parang ganito lang, I'll just give you sample. Engineer ka, maraming klaseng engineer. May chemical engineer, tama? Tama. Merong mechanical engineer. May automotive engineer. Ano pa? Civil engineer. Maraming klase na engineering, pero ang tanong, alam ba lahat ang trabaho nun? Hindi. That's why, okay po, that's why kami rin, ganun din po, parang ito. Ah, si Doc Honey, doktor ba yan saan? Oh, minsan kwak. And so what? Oh, kwak ako, why not? Kasi nga, I'm dealing with the nature. Okay po? Oh, mga ganun eh. Ang tanong, nakakapagpagaling ba? Oh, di ba? Oh, di ba? bakit marami nagtatanong? Ba't nawala yung sakit sa tagiliran ko, Doc? Oh, di ba? So the thing is, if we go into older medications, natunaw yung bukol ko, Doc. Oh, yun nga. If we go onto older medications, to be honest with you, way back, bumalik ko kayo sa noon. Origin. Wala naman ho tayong specialista noon, meron ba? Wala. Oh, puro albularyo. Di ba? I met the albularyo when I attended one naturopath convention in Davao. Diyos mio, para silang mga, alam mo yung... Mga ermetanyo. Oh, mga ermetanyo. Mga haba yung mga... Ay, grabe, sabi kong ganon, mas magagaling pala ito sa akin. Dahil noon-noon pa yan eh. Eh, tayo lang kasi may scientific evidences na kasi tayo, Dot. Kumbaga, modern na kami dahil, syempre, integrative na tayo. Yes, eh. May scientific evidences na tayo. Di ba, Doc? School na tayo. Oo. So, the thing is, nag-upgrade lang po kami ng pinag-aralan, okay po, but dahil we are dealing with scientific evidences. So, the thing is, everything has scientific evidences. Kanya, kahit na sino hong kausap namin, kay doktor yan, kay specialista yan, aba eh, sasabihin namin, Doc, ganito yan. No, di ba? Kasi nga, again, okay po, as naturopath, as acupuncturist, I am dealing with your 11 system, with your organs, na affected by your diseases. Tama, Doc. You get my point? Yes, ito. Yes. Di ba, Doc? Yes, Doc. Ganun naman tayo, Doc, eh. So, the thing is, anong pinagkaiba mo, Doc, sa kanila? Kaya nga, I don't want comparison. Wala. Okay? Do not compare us into other doctors there kasi iba yung pinag-aralan nila sa pinag-aralan namin. So, magbabalik po kami pagkatapos ng konting paalaala. Welcome back po sa ating programang Nature's Call. Last hour na po natin. Actually, napakadami na pong tanong. Bakit, Doc? Sabi niya, si Julie po ito. Bakit, Doc? Masakit pa rin ang ulo ko at barado pa rin ang ilong ko po, Doc. Siguro mas masyadong maraming bacteria po. So, kung ako po sa inyo, okay po, mas higher dosage ang inumin nyo na Tibicus. Yes. Why? Because ang Tibicus po is a probiotic, prebiotic enzyme. Enzyme benefits po ito, okay po, it's a combination of your digestive system na talagang makakatulong sa microorganism sa loob ng katawan natin. Of course, with your metabolic process. Remember, nagkakaroon po tayo ng mechanical and chemical process kasi sa digestive system po natin. Kanya, mas taasan po nyo ng dosage. Tapos, sabi niya sa 5294, good PM, saan po makakabili ng Tibicus? Taga saan po siya? Pwede rin po malaman kung magkano. Salamat po. Josie Sarmiento ng Muntinlupa. Ma'am Josie, meron po kaming office dito sa Cubao. Okay po. 4UGF, Arnet,
Doña Consolacion Building, nararatel na naman ako, Dok. For UGF, Doña Consolacion Building, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Okay po, everyday po ang seminar po natin para you can see or you can learn, no, at the benefit of our product. Nandiyan po si Dr. Milan or ako, no. Regular na po akong pupunta dito sa Manila kasi dami yung nagre-request, okay po, na talagang magpapa-check up po. Sheriff, para sa nanay ko, senior citizen, maraming nararamdaman sa katawan at high blood po siya up. Papu siya. may sakit na pulmonary yung kapatid ko. Nangangayangat. Kailangan niya ng TB cause. Kailangan niya po. Alam ko ito ang makakatulong po sa inyo. Sabi ko nga, this is not against anything, kahit na napakamamahal yung mga binili niyo na dati. Apo. Idagdag niyo po ito. Kung meron kang mang maintenance, wala akong pakialam sa maintenance mo, basta idagdag niyo lang po ito. Why? This is another nutrients inside your body. Okay po, magkaiba po ang trabaho ng TB cause sa loob ng katawan ninyo. Okay po, kaya do not compare. There's no such thing as one product can cure alone. Wala po yan. Hindi po ako naniniwala dyan. That's why, okay po, you have to have one TB cause. Ituturuan namin kayo sa clinic kung paano po paramihin para lahat you can share to your family. Okay po, tuturuan namin po kayo paano mag-juicing with TB cause para hindi po masyadong nabibigatan ang bulsa po ninyo. Mm-hmm. Okay po, so you can visit our branches also sa second floor CAP building, Baguio City. Sa taas po niyan ng Station Road. Meron din po kami sa Lawag City, Barangay 53, Riweng, Lawag City. Meron din po kami sa Abra at Demco Building, Banggit, Abra. Meron din po kami sa Cagayan, Agribase Co-op Compound, Claveria, Cagayan. And meron din po kami sa Sanchez Mira, back of the public market, Sanchez Mira, Cagayan. Pwede ba sa pulmonary hypertension po ang TB cause? Of course. We are dealing with bacteria. Always remember that all the sickness is beginning to inflammation. After inflammation is infection. Pag hindi nyo pa pinakinggan yan, dahil nagsusumbong ang katawan natin, pag may inflammation tayo, may infection tayo. Diba, napag-aralan na po natin yung mga infection sa puso, infection sa lungs, di po ba, Dok? Pero uulitin siguro natin dahil maraming nakikinig sa atin, Dok. Saka, Dok, sabihin ko lang, yung pulmonary kasi, pag uminom ka ng TB, kasi lalong lalabas yung mga ubo, plemas, sipon. Hayaan nyo lang, lalabas lang. Kasi pagka ikaw uminom ng pampahinto, ihinto yan talaga. At nasaan na po yan? Nandun lang sa loob ng ating baga. Oo, totoo po. Kasi once you have an infection in your lungs, okay po, may bacteria dyan, Staphylococcus, which is pneumococcus po yan, ano po. So, yan ang nagkikreate or nagbabara, no, sa inyong lungs. That's why, sabi ko nga, bago po tayo magkaroon or magkasakit ng chronic, magkakaroon pa tayo ng inflammation muna. And then, infection. That thing, pakinggan nyo na ang katawan ninyo, kasi pag hindi nyo pa pinakinggan ang katawan nyo, you go to chronic. So, again, Doc, paalam na po tayo. Maraming salamat sa mga televiewers natin, mga nakikinig sa atin dyan. Abangan nyo kami uli sa susunod na Webes sa oras ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po. Ito naman po yung likod, Dr. Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Lagi ho nagsasabi, prevention is better than a pound of cure. Because your health is your wealth.